sa YouTube channel. This is Salve Malaya. Mateo! Mateo! Ano po ba ang ating story for today, Mateo? Ang alamat ng rosas. Ayun, yun, ito po yung sinasabi ni Mateo na ito po ang aming babasahin sa susunod po namin story. Kaya ngayon, ito po yung aming babasahin. Ayan. Yes! Maupo ka na? Maupo ka na? Ready ka na ba? Yes! Handa ka na bang makinig? Yes! Sino po ba magbabasa? Si Mama! O, si Mama. Sige, kung si Mama, si Mateo makikinig. Handa bang makinig si Mateo sa mama niya na magbabasa? Yes! Okay. Okay, guys. Simulan ko na po. Ang alamat ng rosas. Noong araw, kilala ang dalagang Pilipina dahil sa angking kariktan at yumi. Matagal siyang sinuyo bago makamit ang matamis niyang pagtugon. Sa isang baryo sa Bulacan ay may isang magandang dalaga na ubod ng bait. Ang pangalan niya ay si Rosa. Sino yun? Rosa ang pangalan niya. Simple lamang si Rosa tulad ng iba pang mga dalaga sa bayo. Nabibilang siya sa pinakaraniwang pamilya. Kaya katulong siya ng mga magulang sa paghahanap buhay. Hindi siya nahihiya kahit nagsusunog ng bilao at nagbibit-bit ng basket. Rosa, hindi bagay sa iyo ang may sunog ng bilao, madalas na tukso sa kanya, pero ngiti lamang ang itinutugon niya sa mga ito. Malaking tulong si Rosa sa ama at ina. Iyon ang dahilan kaya iniwasan niya ang umibig. Si Mateo na lang magbabasa, guys. Mateo na lang, Mateo na lang, no? Ay, sige, nagaganyan ka naman eh. Hindi. Nakinig sa story. Ay, titigil ko na ito. Sige. Ayan, makinig Mateo, makinig na. Gayunman ay hindi siya makaiwas ng kumatok sa puso si Joaquin. Matagal bago tinugon ni Rosa ang pag-ibig ni Joaquin. Naging maligaya naman siya sa kanilang relasyon. Ilang buwan na silang mag unawaan ni Joaquin nang biglang mawala ang lalaki. Ang huli niyang alaman ay napikot si Joaquin at nakatakda ng ikasal. Labis na nasaktan si Rosa. Si Mateo na lang magbasa, oh. Matagal din siyang itinago ang bigat ng damdamin. Bumilag ng taon bago umibig si Rosa. Sa pangalawang pagkakataon ay umasa siya na wala nang magiging hadlang at hindi na siya masasaktan. Nagkamali siya. Tumalikod ang lalaki dahil hindi pumayag si Rosa na iwan ang mga magulang kapag nagpakasal sila. Mahirap ipaliwanag ang sakit na nadaraman ni Rosa. Pagkatapos ng karanasang iyon, nangako si Rosa na iyon na ang huling, subalit parang biniro siya ng kapalaran. Makaraan ang ilang pangtaon ay dumating sa buhay niya si Manuel. Hindi niya inakalang manluloko pala ito. Nagsaktan na siya ay nalagay pa sa kahihiyan. Mabigat na mabigat ang loob ni Rosa. Pakiramdam niya ay hindi na makayanan ang lahat. Hiniling niya na mamatay na lang siya sa tindi ng sama ng loob. Nagtaka ang mga magulang ni Rosa nang bigla na lang siyang maglaho. Sa halip, isang halaman, may tinik ngunit may magandang bulaklak ang tumubo sa tapat ng silid ni Rosa. Dahil hindi na makita ang anak, tinawag nilang Rosa ang bulaklak. Napansin nila may tinik ang halaman. Isang palatandaan na sinumang magtatangkang kumitas ng bulaklak ay kailanman dumaan sa maingat na pagpitas upang hindi masugatan. Sa ngayon, ang bulaklak na ito
ay mas kilala sa tawag na Rosas. Ayan, yun pala si Makahiya. Ito naman si ano, sunod naman natin si Rosas naman, no? Si Anita. Si ano, si anak yung nakaraan, si Makahiya, ngayon naman si Rosas. Alin bang gusto mong bulaklak, yung Makahiya o yung Rosas? Makahiya at saka yung Rosas. Ah, pareho, gusto mo silang dalawa? Tapos gusto ko si Sampagita. Hindi. Gusto ko yung bulaklak yun. Gusto mo yung mga bulaklak? Opo. Di ba binigyan mo ako? Ano bang bulaklak yung binigay mo sa akin? Yung si Rosas. Si Rosas. Ayan, nagbibigay ito ng bulaklak, guys. Si Rosas. Ayan po ang aming kwento ngayon. Ayan. Ang hirap. Tapos binibigyan ko si Mama Sil. Oo, si Mama Sil. Si Lola, di ba binibigyan mo rin si Mama? Pero matagal mo na ako, hindi mo na ako binibigyan ng flower. Bakit hindi mo na ako binibigyan? Kasi nag-video tayo. Wala tayong ibang flower. Nahanap natin ang Sambagita. Tapos wala naman yung seed ng Sambagita para maguna. Wala tayong Sampagita, no? Nahanap natin. Marami, alam mo ba anak, sa Negros, ang dami-daming Sampagita. Pero hindi mo nakita siya kasi hindi ka naman nakasama sa amin nung pumunta kami doon sa ano. Mama, gusto natin ulit ang Sampagita sa Negros. Okay. Tapos babalik tayo sa San Simon. Okay. Gusto mo makauwi ng ano? Negros para makita mo yung maraming Sampagita. Tapos ipipitas ko diyan. Sa baba. Anong gagawin mo sa ano sa ibibigyan kay Mama? Wow! Uuwi lang ng Negros, guys, para pipitasan daw niya ako ng Sampagita para ibibigay kay Mama. Thank you naman. Love mo si Mama? Opo. Thank you sa love. Thank you sa ano. Ang ano pa, ang layo-layo naman. Mag-ano pa tayo? Sasakay pa tayo ng airplane. Mamasahe pa tayo. Para mabigyan mo ako ng Sampagita. Diba, Rose, naman itong story natin. Bakit Sampagita ang gusto mo? Gusto ko si Rosas at saka si Makahiya at saka si Sampagita. Ang dami namang gusto pala nito ni Baby. Ang dami-dami niyang gustong mga flowers. Sampagita. Oo, si Sampagita. Natapos na natin si ano? Sampagita. Oo, si Sampagita, no? Meron din si Sampagita. O, ano nga bang nilang next na kwento, anak? Ano nga bang nilang next na kwento? Hindi ka ba mag-aanak? Ano pang sunod mong ano? Para alam nila kung anong sunod ni Mateo yung kwento. Kay ang istorya ni Juan. Iyan ang gusto mo? Ang istorya ni Juan? Ang haba-haba naman ang istorya ni Juan. Ano bang gusto mo? Ito na lang. O sige guys, yung sunod daw po naming story. Ang mami na. Ang haba-haba, ayan. Ang susunod daw naming ano guys, kwento ang istorya ni Juan. Ito po yung gusto ni Mateo James na anuhin po namin sa susunod po naming video. Ito po yung aming ikwento po sa dito sa susunod po naming video. Ayan na, Mateo, ano bang sasabihin mo sa iyong mga viewers? Shout out all. Magbababay na po thank tayo. You all. Thank you all. Bye-bye all. Bye-bye all. Thank you all. Thank you po sa support. Thank you sa support. Ayan, sabihin mo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mga hindi pa sa mami. Naka-subscribe. Please subscribe. And hit na notification bell. Notification bell para updated kayo sa amin mga kwento. Bago.
Thank you for watching.